Ang sili ang isa sa pinakamadalas na itanim ng mga hardinero at hardinera sa buong mundo. At kasama na tayo doon, tayong mga Pinoy na likas na mahilig sa maanghang. At ako bilang isang Bicolano, syempre pa hindi mawawala ang mga tanim na sili sa garden. Sa maraming taon ng paghahalaman, iba't ibang klase na rin ng sili ang nasubukan kong itanim. At kagaya din ako ng marami sa atin na nahirapan at dumaan sa napakaraming trial and error bago nakuha ang epektibong paraan sa pagtatanim ng sili. Naranasan ko rin sa pagtatanim ng sili ang pagkakaroon ng mga bulaklak pero hindi naman nagiging bunga. Umasa ka lang sa wala. At alam natin, masakit ang paasahin lalo na kung asang-asa ka na. Kaya sa video ito ay hayaan nyo akong ibahagi sa inyo ang aking mga paraan sa pagpapabunga ng sili base sa aking karanasan. Nagtatanim ako ng sili sa mga seedling tray. Sa ganitong paraan ay mas madali ang paglilipat-tanim. At ito po, take note. Sa pagpapatubo ng mga buto, ilagay sa lugar na direktang nasisikatan ng araw upang mabilis ang pagtubo at maiwasan ang pagiging leggy o neki ng binhi. Pagkalipas ng 8 hanggang 12 araw, ang mga buto ay tutubo na. Ang paglilipat-tanim ay isinasagawa pagkalipas ng 3 linggo simula sa pagpupunla. Ito ay maaari ng ilipat sa mas malaking taniman. Ngayon ay hatiin natin sa 2 parte ang buhay ng sili. Ang unang bahagi ay tinatawag na vegetative stage. Ito ay nagsisimula mula sa pagiging binhi hanggang sa bago ang pamumulaklak. Sa ganitong mga panahon, bigyan natin ng mga pataba na may taglay na nitrohina. Ang nitrohina ang isa sa pangunahing nutrisyon na kailangan ng halaman. Ito ang responsable sa kanyang kabuuang paglaki, pagkakaroon ng luntian at malalapat na dahon. Ang kakulangan ng nitrohina ay magre-resulta sa mabagal na paglaki ng halaman o pagkabansot at paninilaw ng dahon. Ano-ano ba ang mga natural na pataba na may taglay na nitrohina na maaari nating gamitin? Gumawa ng grass clipping tea fertilizer at magdilig 1 o 2 beses sa 1 linggo. Ito ay isang natural na pataba na matipid dahil ito ay isa lamang pagbababad sa tubig ng mga dahon at damo na may taglay na nitrohina. Ilalagay ko sa description ang link ng video kung paano ito ginagawa. Ang isa pang natural na pataba ay ang fish amino acid. Ito ay nagtataglay ng maraming elemento na nakakatulong sa halaman sa mabilis na paglaki at upang makaiwas sa maraming uri ng sakit. Magdilig ng fish amino acid 1 o 2 beses sa 1 linggo. Muli, ilalagay ko sa description kung paano ito ginagawa. Ang unang tubig ng hugas bigas ay nagtataglay ng tinatayang 31.9% ng nitrogen. At ito ay walang duda na nakakatulong sa mabilis na paglaki ng halaman. Bukod dito, bahagyang mataas ang acidity level ng unang tubig ng hugas bigas at akma ito sa sili na isang uri ng acid loving plants. Magdilig ng unang tubig ng hugas bigas 2 o 3 beses sa 1 linggo.
Hindi kailangang sabay-sabay na gamitin ang mga ito. Mamimili lamang kayo kung alin ang madali para sa inyo. Ngunit sa kabilang banda, hindi naman magkakaroon ng overdose kung ito ay sabay-sabay na gamitin. Pagkatapos ng vegetative stage, dito na mag-uumpisa ang fruiting stage. Ito ay magsisimula sa pamumulaklak hanggang pagbunga. Sa panahon ng pamumulaklak, nangangailangan ito ng calcium upang mapatibay ang kapit ng mga bulaklak at upang mapigilan din ang pagkulubot ng mga dahon. Gumawa ng kalpos at mag-spray sa halaman 1 beses sa 1 linggo. Ilalagay ko sa description ang link ng video kung paano ito ginagawa. Ito ay ginagamitan ng suka at eggshell. At upang magkaroon ng masaganang bunga, gumawa ng seaweed foliar fertilizer. Ang seaweed foliar fertilizer ay nagtataglay ng 17 nutrients and minerals at ito ang madalas kong gamitin upang magkaroon ng maraming bunga ang aking mga tanim. I-spray sa lahat ng parte ng halaman 1 o 2 beses sa 1 linggo. Siyempre pa, ilalagay ko ang link sa description kung paano ito ginagawa. At ang isa pang natural na nakakapagparami ng bunga ay ang fermented fruit juice. Ito ay karaniwang ginagamitan ng mga matatamis na prutas at binuburo sa molasses o brown sugar sa loob ng 1 linggo o higit pa. Ang FFJ ay may mataas na taglay ng potassium at iba pang nutrisyon. Napapaganda ang kalidad ng bunga at maging ang lasa. Mag-spray sa lahat ng parte ng halaman 1 o 2 beses sa 1 linggo. Paano ginagawa ang FFJ? Ilalagay ko rin po sa description ang link. Sa paggamit ng mga natural na pataba, mabusisi hindi po ba? Marami pang dapat gawin, may mga fermentasyon pang ginagawa at kung ano-ano pa. Pero maniwala po kayo, ang pagkain ng mga gulay na kayo mismo ang nagtanim at sa paraang natural, ito ang magpapaganda ng inyong kalusugan at magpapahaba ng buhay. Sa panahon ngayon, kung hindi ka magtatanim, aasa ka na lamang sa pagkain ng mga gulay na hindi ka nakakasigurado sa kalidad. May mga gulay na nabibili natin na kontaminado ng kung ano-anong kemikal. Hindi ko naman sinasabing lahat, pero kung ikaw ay nasa pamilihan, makikilala mo pa ba ang gulay? Mag-home gardening. Dahil walang pinakamasustansya, pinakamasarap, pinakasariwa at pinakaligtas na gulay ay ang ating mga sariling tanim. Ito po si Kuya Don at maraming salamat sa inyong panonood.